Hi guys, update dito sa ginagawang overpass between C5 extension going to Zapote, Las Piñas. Ito yung nasa may left side ko yan. Medyo malapit na tumatapos guys. Huling vlog ko nito yung after ng election, walang gumagawa. Ngayon, halos inumpisa na nila at siguro mga in 3 months hopefully matapos na to. Ito yung sa intersection mismo ng yung papuntang Tambo, Paranaque, galing ng Las Piñas din. So ito, babalikan natin para makita nyo lang guys ha. Kasi napaka-traffic dito pagdating ng kasilaw lang yung sunrise. Umaga no, dahil yung galing ng Bacoor, Cavite, you know, galing ng Las Piñas, dito yung halos nagpapanagpo. Kaya maganda na matapos na itong overpass na ito. Ayan, niya sa left side ko no. Maliit lang yung screen na aking kuha pero yung sinasabi ko naman yung lugar no. Malapit ito dito sa may Golden Heaven na cemetery ng C5 extension papuntang Sukat, Paranaque. So ito yung papuntang Alabang Zapote, yan yung kinanalan natin. Yan yung mayroong dalawang nakatayong traffic kid ng Las Piñas. So ayan, kagaya niyan ngayong umaga, rush hour yan, mga alas 7 yan. Maraming papasok. Makita niyo may mga motor, ayan. Yan, sabay-sabay yan. Kaya pagka natapos 'yon, medyo luluwag-luwag 'to ng konti. So 'yun, 'yun nga oh, kita niyo naman. Dalawang lane kinakain na 'yung isang lane ng mga kasamahan nating motor, no? Kasi nga, syempre, buhos yan tuwing umaga. So, sa ngayon, hindi pa masyado, ano yan, madami. Pag Lunes, ganitong oras, nako. Hanggang dito yan, sa may Las Piñas sa hospital. Ayan, ito, may ginagawa rin ditong building sa kanan. Kaya minsan matraffic dito dahil nagkakaroon sila ng pagsisimento siguro ng mga palapag ng ginagawang building. So, may malaking truck yan. Ayan, dito na yung hospital ng Las Piñas, no, nilagpasan na natin. So yan, dito guys, napakarami ditong motor tuwing umaga. Kaya, excuse me, kung makakagawa ng pangalawang daan dito, dun sa may dadaan dun sa may, kung tawagin yung Zapote River, no, sa likod. Total, meron na dun na one lane na daanan. Kung yun na gawin na talaga as a secondary road at gawin one way ito, mas maluwag. So sa ngayon ginagawa nilang two way plus meron pang bike lane dyan sa kanan, no? Kaya talagang sumisigip ng konti ito during rush hour. Ayan yung kasalubong pa natin, yung ambulance. Kasi yung bike lane di mo naman pwedeng halos puntahan din yan dahil dyan din yung kasama yung mga motor, bike, tricycle, e-bike, nandyan yan. So, ang siste, yung dalawang linya dito sa may itong Alabang Zapote Road na ito is nagiging isang lane na lang sa jeep, sa private, sa bus, sa truck. Yan, ganyan ang sistema. Kaya, minsan sobrang sigip talaga dito lalo na sa hapon. Pakana na tayo dito sa may isang shortcut para hindi na tayo dumire-diretso dun sa may tinatawag na Alabang Zapote Bridge, no? Ayan, so tinan mo, naglalabasan dito yung mga motor yan. So yung sinasabi kong sana secondary road, ayan dito guys, yan yung pagbaba dito, yan yung may mga kumakanang motor, yan
sana ayusin na nila yan. Yan, dire-diretso yan hanggang doon sa may ginagawang overpass sa may C5 extension. Kung yung gawin nilang medyo lumuwag-luwag na yon, gawin nilang one way yung palabas at one way naman papasok yung dinaanan natin kanina, yung maraming motor na nakasalubong tayo. Medyo luluwag-luwag, no? Kasi ang maganda talaga dito sa sa atin, lalo na't maliliit yung kalsada, eh medyo gawin na lang one way, no? Isang way na lang para at least walang salubong traffic. Kasi pagka yung may mga nakasabay kang jeep o kaya yung bus, no, ihinto at kukuha ng pasahero, ayun, kailangan mo rin huminto kasi nga one lane lang, no, hindi mo naman pwedeng pwede ka naman umovertake kung wala yung kasalubong. Ang problema eh busy rin yung kabila kaya hindi mo talaga siya magagamit yung pag-overtake, no? So ayan guys, so ayan, ikot lang tayo, no. Yung dinadaanan natin kasi opposite ito dahil yung traffic nasa kabila, tayo naman is yung parang kumbaga ito yung daanan pa uwi, yun namang daanan palabas yung traffic, no? So ito yung mga daanan papunta sa Bacoor, no, Cavite, galing ka na Paranaque, pantang kanan ka ng C5 extension, dire-diretso ka, ang labas mo na doon sa ginagawang flyover sa Golden Heaven Cemetery. And yung pag kumaliwa ka yan, sa puti Las Piñas to Alabang, dito naman, dito na yung kumbaga lungo sa Bacoor. Ito yung mga dinadaanan tuwing hapon ng mga kasamahan natin nag-umotor. Kasi hindi naman sila pwede dun sa Coastal Expressway. So, mga kotse lang dun. So yan guys, maluwag yung Aguinaldo dahil nga itong way na ito is yung pa-way, papunta ito ng Talaba. Ayan. Dito guys sa Talaba, ayan, bago marami ka ritong mabibiling mga tahong at alimango. At marami rito nagtitinda sa gilid. Ayan, may nadaanan na tayong isa. Pero karamihan ng tinda dito talaga mga nasa hapon. Ayan, may makikita ka dyan sa gilid itong isang pwesto na yan. Ayan. Ayan. Tindahan ng mga tahong at alimango at talaba. Meron din talaba. So muli guys, magandang umaga sa inyo. Sinasurvey lang natin itong mga daan dito sa Las Piñas, sa Paranaque, Cavite. Yung daloy ng trapiko sa umaga, yung papasok at palabas. No, yan yung mga papasok, yung mga motor na yan. Sa umaga, maluwag siya. Yung papasok ng Cavite. At yung palabas, yun ang medyo masikip kasi nga karamihan na ngayon na nagtatrabaho sa Maynila, sa Makati, sa BGC, no? Is dito na nakatira sa may Cavite. Dito sila nakakuha sa area ng Bacoor, Imus, Dasma, Tansa, Gentry, Rese Martires at maging sa Naig, no, hanggang doon sa Indang, Amadeo, Alfonso, lumipat na dito guys kasi dito yung medyo malawak pa yung pwedeng tayuan ng bahay at the same time maluwag-luwag pa dito na yung mga marami pa rito mga sakahan na pwedeng pagtayuan.
na sad to say, ginagawa nilang mga subdivision, kaya wala nang mataniman ng palay, puro subdivision. At saka itong Cavite ang pinakamalapit sa Maynila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan. Ayan, pinakamalapit talaga Cavite. Meron din tayo ditong property sa Cavite at noong araw nakakuha rin tayo rito. Hanggang ngayon nami-maintain pa rin natin yung property natin. So yun guys, inuulat ko lang sa inyo yung trapiko ng papasok at palabas ng Cavite sa oras na 6 to 7 hanggang 9 ay medyo masikip talaga itong lugar na ito. Kaya kung babiyahe kayo sa ganitong oras, alam niyo na kung ano ang sitwasyon sa lugar na ito. Itong dinadaanan natin guys, ito pala yung kumanan tayo ng Talaba. Ito yung kung tawagin sa Ebanghelista. Ebanghelista Road yata ito. Ang lusot naman ito guys, doon sa may Mabolo, Binakayan, Kawit. Ayun, Kawit pa pala, hindi ko nabanggit kanina. Ayun, Kawit, Rosario, Noveleta, dito na yung mga nakatira, yung mga nagtatrabaho sa Makati. Ayun guys, two lane pero maraming nakaparada sa gilid. Ayun. Kaibigan natin mga toda, nakaparada. Magkabila yan, may nakaparada dito sa halong Ebanghelista Road sa may Bacoor. So bahala dyan si Kapitan kung ano ang kanyang ano dyan, stand. Pero ang alam ko, pagka mga main roads dapat hindi pinaparadahan kasi syempre maraming dumadaan ang mga sasakyan dyan, no? So basta pag tayo nagmamaneho, ano guys, ingat-ingat lang. Kung hindi kabisado ang daan, kailangan na magdahan-dahan at huwag nagmamadali dahil minsan sa pagmamadali natin, maraming mga bagay na hindi inaasahan. So yan, dito na tayo guys. Ito yung dating city hall ng Bacoor, dito sa may simbahan. Pero ngayon nilipat na at nandun na sa may Molino yung city hall ng Bacoor. Ito medyo malinis, walang nakaparada. Mahaba ito guys, yung Ebanghelista Road na ito, mahaba. Siguro mga tansya ko siguro mga kung hindi ako nagkano 2 to 3 kilometers. At dito guys pala sa Cavite, karamihan ng mga nagtatrabaho sa Maynila ay sa mga nagmumotor. May bihira lang yung mga nagko-commute. Kung hindi nagmumotor, meron silang mga sariling sasakyan. Kasi kung magpabiyahe ka rito, magji-jeep ka, ay malilate ka talaga. Kung magji-jeep ka man, dapat meron kang allowance na 2 oras. Kaya kung yung pasok mo alas 7, dapat umalis ka na ng alas 4, alas 5 sa bahay nyo. Which is napakaaga. Unlike kung nagmumotor ka, kung alas 7 yung pasok mo, pwede kang umalis ng alas 6 or 5:30, kayang-kaya na yon kasi ang motor hindi naman masyado nagta-traffic at saka sarili mo yung oras kaya mabilis kang makakarating sa trabaho mo. Kagaya ko, nagmumotor ako, no? Tayo ngayon pupuntahan lang natin ngayon si boss kaya tayo ay nakapag-vlog papunta dito kaya ay ulat ko sa inyo yung
sitwasyon ng papasok at palabas ng Cavite na rush hour. Pag Lunes, mas matindi pa to. Lunes, mga alas 7, alas 8. Nako, makikita nyo talagang sulit ang mga motor dito. Ayan guys, nandito na tayo sa may Mabolo intersection. Ayan. Nakita nyo yung sa gitna, yung kulay blue yung bubong. Yan yung tambayan minsan sa gabi ng mga tao dyan, pasahero. Yan dyan. Dito rin yung mga jeep minsan umiikot. So pag kumanan ka dito, ayan, papunta ka na ng Binakayan at punta ka ng Island Cove. Ito, Kawit. Kawit na to guys, yung area na to. Sa una-unahan nito, Imus at saka Tansa na. Ayan, dyan sa kanto na yan, yung papuntang Island Cove. Pero wala nang Island Cove dyan ngayon guys. Ayan, dyan yung lalagpasan natin. Ano na yan ngayon, Chinese company na yata, pag-aari na ng SM yan at mga building na nandyan. Kaya wala na tayong papasyalan dyan doon sa mga tiga Cavite. Ito, Kawit. Ito yung tiyatawag nilang Binakayan Road sa Kawit. So far, okay pa naman dito, no? Pero tingnan natin doon sa una-unahan. Ayan guys, medyo matraffic kasi palingki ito eh. Area na ito. So maraming mga namamalingki dyan, no? Maraming tumatawid. At ayun na nga, itong apat na lane to, yung nagagamit ng dalawang linya kasi yung sa gilid dyan, minsan may mga nakaparada, minsan naman may mga nagtitinda. Sa oras na mag-aalas 7 ng umaga. Ayan, gaya nyan guys. So, may nakaparadang tricycle, no? Siguro may naantay yan si tatay. Ayan naman, dito meron pa rin. So yan, mga pwesto kasi yan dyan. Minsan pinaparada ng tricycle at motor. So kung gusto nyo maiwasan tong ganito rito guys, kumanan kayo dun sa papuntang Island Cove dati, no? At ang labas nyo na doon na sa may kung dumadaan kayo dito araw-araw, doon kayo lalabas na sa may Sios Gasoline Station. Yun doon sa may pagkumanan ka papuntang Nobileta, diretso ng, kung dumiretso ka naman, Centennial. Pwede kang kumanan doon, medyo mahaba-haba yung ikutin mo nga lang, pero wala naman traffic. Dito kasi, ayan, kita nyo, digdigan dito eh. Ayan. Kasi palengke at saka dalawang linya lang, no? Marami nagtitinda at marami ring nag-aantay na pasahero minsan. Ayan guys, nakita nyo, medyo sa kabila, diba? Medyo mahaba-haba na ang pila nyan. Kaya iwasan nyo yung dumiretso dito ng daan kung papunta kayo ng Cavite. Kumana na lang kayo doon sa may papuntang Island Cove. At doon din naman ang labas nito sa dulo. Doon lang ang, doon din kayo magtatakbo sa may intersection sa may Sios sa Centennial. Dito talagang ayan, oh. Diba? Kita nyo naman yung sa may kaliwa ko, diba? Ayan. So ayan guys, traffic, malapit na tayo dun sa may Sios sa interchange. So sabihin ko sa inyo pag doon na tayo. Ayan guys, na-stuck lang tayo dito. Mukhang mahaba yung traffic sa kabila. Ayan guys, ito yung intersection ng Sios, no? Dito rin kayo lalabas nun kung kumanan kayo dun sa may papuntang Island Cove. Ito, nandito na tayo guys sa may Centennial Highway. Maluwag na rin to guys, tong Centennial na ito. Ayan guys, sobrang luwag na dito, no? Ano na kasi to, ginawa ng 6 lane magkabila. Ayan. Ito naman yung intersection na to, yung may Jollibee at saka 7-Eleven, ito yung Gahak. Ayan, boundary ng Kawit at Imus. Ayan, dito Imus at saka ano, ayan, Centennial Highway going to Naig. Ayan, going to Tansa, Gentry. Ayan, dito kayo dadaan.
yung kabila, yung matraffic, yung papasok ng Cavite, yan yung mga nasa left side, yan yung matraffic. So yun guys, siguro naman naulat ko na sa inyo ng konti yung mahaba pala yung sitwasyon ng traffic during rush hour dito sa area ng Cavite, no, down to Las Piñas at Parañaque. Ayun, at masikip talaga yun. Ito naman yung shortcut dito papuntang Imus at kumbaga Tansa. Itong Admin Cola Avenue ito, yung dito na tatagos yung Calax ito sa kalsada na ito. Maluwag ito guys sa umaga at saka sa hapon, na sumisikip lang ito pagdating dun sa magkabilang dulo, kasi nga tatagos ka ng Centennial at sa dulo naman ito, itong diretso natin is tagos naman ito ng Toklong papunta ng Kawit. Ayan, kabila naman yung punta ka Centennial, Kawit pa rin naman. So yun, dito na may saman sa may kanan ko yung yan, masukal na yan, dinidevelop na ng Ayala yan. Ay, vlog ko na yan nung nakaraan, kaya pagdating ng mga 2 to 3 years itong area na ito, yan maano na yan, maraming bahay na kayo makikita dyan. Sa ngayon, pag titingnan nyo kalsada ang inuuna nila, at saka naglalagay ng mga creek, nagbabaon ng mga tubo. Nakikita nyo naman dito yan, no? Yan, medyo malinis na rito. Ito yung phase 1 yata. Yan, yan, kalsada ginagawa nila sa loob. Araw, puro sukal pa yan, may mga nakatanim na mangga dyan. Ayan, malinis na. So ilang buwan na lang at na yan, meron na yung mga bahay dyan. Ayan, ito na yung Toklong, kung tawagin nila. Magkabila, Toklong yan. At yung kabila yata is Toklong A, dito naman yata Toklong B sa kabila yan. Ang problema lang dito guys, no, ayan ha, pakita ko sa inyo. Ayan, yung poste na iwan sa gitna nung nilaparan yung kalsada. Ayan, kita nyo naman, di ba? Ayan, yung poste, di ba? O, nandyan, nasa gitna. So, 2 lanes, both sides, kaya lang yung kabila, 1 lane lang, kasi nga may poste, hindi pa nililipat ng Meralco. Ano? Pati yung PLDT, hindi pa nila nalilipat dyan. So yun, ito naman guys yung intersection sa may Toklong Kawit. Kumaliwa ka, papunta ka ng General Trias, puntang Imus, puntang Malagasang. Ayan. Pero pag dumire-diretso ka dun sa dulo sa may circle nito, subdivision yun, so kailangan mo ng sticker. Kaya punta ka na lang sa marami namang daan dyan na medyo shortcut. Sa kung ano, mag-waste na lang kayo, makikita nyo naman yun. So dito, magkabila, walang masyadong traffic kasi naluwagan na rin ito eh. Tsaka natapos na yung kalsadang ginagawa dun sa dinaanan natin sa Toklong. Yung nasa gitna, yung mga poste ng Meralco, nung ginagawa yun, talagang sobrang traffic dito. So yun guys, ang aking update sa trapiko sa area ng Cavite, papasok ng Maynila at papasok din ng Cavite, palabas at papasok pala. At nagbabago yan araw-araw, hindi talaga masasabi mong sobrang traffic, hindi masasabi mong maluwag. Basta kayo lang laging mag allowance, no? Kung pasok nyo yung alas 7, umalis kayo sa inyo ng alas 5 kung may sasakyan. Kung magko-commute naman, umalis kayo ng 4:30 pa
panigurado kasi marami rin pasahero ang pumapasok, so baka magkaupusan ng mga bus, mag-aantay kayo ng matagal. So yun guys, maraming salamat sa pagsama sa aking vlog palagi. Hi sa aking mga subscriber. Hi din sa aking mga kaibigan, kapamilya, at ka-YouTube channel. Hi sa inyong lahat. Magandang umaga at ingat-ingat po pag sa drive. Bye!